Lights, camera, action! Hindi na lang sa mga pelikula at telebisyon nakikipagsabayan ang mga artista. Bukod kasi sa mga awards na natatanggap nila sa husay sa pag-arte, may bagong achievements din silang nakukuha at naipapasa. Opo, at sa paaralan yan, mga tituladong profesional na sila ngayon dahil good take ang performance ng mga back to school celebs. Wala ka bang self-respect? Ana! You're a married woman for crying out loud! Pero ayaw... Umuwi na tayo! Ayaw na pantalan yung kuya ko! Ano ba? Ano pa ba ang gusto mo? Do you know Esmeralda Fajardo? You are Abigail? Yes! Why do you know her? Ano ba ang naging kasalanan ko? Patawarin niyo po ako. Ito ang todo bigay na mga linyang tumatak na sa ating mga puso't isipan. Hindi ko naaawa sa sarili mo! Mga karakter ng mga artistang nagmarka sa industriya. Mapatelebisyon o pelikula, standing ovation. Ang hatol ng manonood sa mga batikang celebrity sa showbiz. Kahit hectic ang schedule ng mga paborito ninyong artista. Aba-aba, pag wala na ang camera at sumigaw na ng cut si Direk. As an academically inclined individuals na ang mga persons na lodi ng marami. Kaya balik eskwela din kasi sila pag may time. At bukod sa diplomang hawak, mga certified achiever din sila sa kani-kanilang eskwela. Sana habang nandito kahayaan mo, kilalanin ka anak. Gusto ko malaman lahat tungkol sa iyo. Gabi-gabi tayong pinaiyak at pinasabik ng Unbreak My Heart star na si Jody Santa Maria. Ang kanyang karakter bilang si Rose, inidolo ng mga manonood. At hindi nakapagtataka, isa itong rater sa prime time. Magpapaliwanag ako sa anak ko. Sa sobrang in ng character na ginampanan niya, ay tapos na ang kanyang eksena. Matinding emosyon pa rin ang ipinakita niya sa likod ng kamera. The hurts of my past, I wouldn't be able to achieve. Pero ang paborito nating bida, pala ba naakalain nyo bang degree holder na rin? Tinapos ni Jody ang kursong BS Psychology sa Southville International School and Colleges 2021 with flying colors. I knew in my heart that it was something na tatapusin ko, babalikan ko. It's just a matter of timing and, you know, an opportunity. Kabilang din si Jody sa mga top student ng kanyang klase. Para sa kanya, pagdating sa edukasyon, it's never too late to reach for the stars. At sa tuwing mahihirapan siya sa kanyang mga exam at quiz, ang pananampalataya raw niya sa Panginoon ang nagpapatibay ng kanyang loob para tapusin ang pangarap na nasimulan. Sorry, Ma. Pagod na po kasi ako. Muli namang umingay ang pangalan ng child star na ito. Good morning, bro! Halika! Sino ba naman ang makakalimot sa best friend ni bro na si Santino? Si Zijan Haranilla na proud achiever din para sa 21-year-old na binata. Major milestone niyang itinuturing ang pagtatapos niya ng senior high nitong nakaraang Mayo. Humanities and Social Studies ang kanyang pinili. Delayed man daw sa kanyang pag-aaral, at least nakagraduate na siya ng high school. Unang hakbang niya ito para sa pinapangarap na maging negosyante balang araw. Pagdating naman sa pagiging kikay pero sosyal at banidosa, si Rufa Gutierrez o Rufa G ang unang naiisip ng marami.
Patok ang bawat chika at punchline niya sa masa. Pero don't underestimate ang prinsesa ng mga Gutierrez dahil hindi lang siya basta kikay at punchline influencer. Standard si Rufa G pagdating sa beauty and brains. Eh kasi matagal na kaming hindi nagkakakumustahan ni Rufa G, na G na G pa rin. Hello, Miss yeah. K. You are so beautiful and wow. You look younger than ever. Wow. Ang daming bago kay Rufa. Alam mo, ikaw yung talagang, ano ba yung nasa DNA mo na talaga na kailangan may ginagawa kang bago na pag-uusapan. Hindi ba? Ko ginagawa ng paraan para pag-usapan. Okay. Napapag-usapan na lang dahil sa mga projects na tinatanggap ko. But I think it's hindi ideal na maging idol, di ba? We always have to be busy. Bukod sa pagiging child star, nagbigay karangalan na noon pa si Rufa G sa bayan. Inuwi ni Charmaine Rufa Rama Gutierrez ang corona bilang second princess sa Miss World noong 1993. From rampa to blockbuster hits sa pinilakang tabing na humakot ng iba't ibang award ang iba pang credentials ni Rufa. Institusyon na ngang maituturing si Rufa sa showbiz. Cool mom din siya sa dalawang dalagang anak. Pero sa likod ng glitz and glam ni Rufa, hindi nawala ang kagustuhan niyang makabalik sa pag-aaral. I'm graduating college in July. At kahit nasa 40s na siya, go pa rin ng go si Rufa sa mga new challenge sa buhay. Nitong 2022 lang, nagtapos siya ng kolehiyo sa Philippine Women's University. Why did you go back to school? Well, I think it was the influence of those people that loved me and that pushed me to study. Hindi ko akalain na makakapagtapos na ako kasi I realized na dapat siguro tapusin ko na yung college ko kasi every time I travel, I'm always the one that's saying, yeah, guys, you know, I've been acting since I was 13. Oh, really? So what did you finish in college? Oh, no, I'm street smart. Hindi ako nakapagtapos, but I'm really smart. Oh, yan. Wow. Parang frustration sa akin at the same time, parang nahihiya ako sabihin na kahit successful ako sa trabaho ko, hindi ako nakapagtapos. So, during the pandemic, I mean, there's only such an amount of K-dramas you can watch, di ba? So, after kumunod ng mga K-dramas, sabi ko, sige, tapusin ko na to kasi, you know, it's something that I can impart to my kids. You know, education's very important. Ngayon, kumukuha na rin siya ng masteral degree. Hindi pa tapos yung journey. I'm now working on a master's degree also in communication arts. Oh, wow! Congrats! Yeah. Thank you. Hindi raw sapat na basta kilala ka lang sa showbiz. Iba pa rin ang may pinag-aralan dahil mas angat pa rin daw ang may alam. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Ng tumbling king na si Jong Hilario, ang madlang people nang makatapos siya bilang magna cum laude sa kursong political science sa Arellano University. Bukod ang pagseserbisyo publiko bilang konsehal sa Makati, start na kami. Nestor Lim kay Queen Teacher na yung professor namin ngayon. And ang sabi namin ngayon ay social science. Minabuti ni Jong na tapusin ang kursong makakatulong sa kanya para magkaroon ng mas malalim na kaalaman sa pagsisilbi sa bayan. Hindi namin palalampasin ang chance ito na batiin ang aming pinakamamahal na kapamilya dito sa Showtime sa kanya. Matagumpay na pagtatapos sa kursong Bachelor of Arts in Political Science. Kaya ito kumapit kayo. Magna cum laude. Kaya sa kanyang tagumpay, abay ang buong Showtime family super proud kay Kuya Jong. Hindi lang pala hataw sa sayaw at pagpapatawa on stage siya mahusay. Side hustle pala niya ang pag-achieve sa kanyang diploma. Sobrang thankful ako sa Arellano University kasi meron silang program na ETIAP. It's a Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Lahat ng mga professionals no, na busy, pwede silang makapag ng college degree. Oh. Kasi meron silang, well, swerte ko kasi online ako eh, dahil pandemic pa nung nagsimula ako. So online ako for 1 year. And
meron silang mga programs, kunyari, business ang gusto mo kunin, meron silang gano'n na 1 year online, pwede kang mag-enroll as long as yung meron kang 5 years na experience doon sa kursong kinukuha mo. Sa award-winning at veteranong aktor na si Michael De Mesa. Ibang klaseng fulfillment ang nararamdaman niya ngayong siya ay back to school na rin. Hindi tulad ng mga tipikal na kursong pang-media, culinary at baking ang kinuha ni Michael. Likas daw kasi sa kanya ang pagiging sweet tooth. Nakapanibago. Nung nag-high school ako was like centuries ago, and then 30 years ago yung film school, and then now again, totally different field. So syempre may konting nervyos, meron ding halong excitement. Sa edad niyang 63, masasabi niyang age is just a number. Naniniwala kasi siya na isang araw magiging ganap din siyang pastry chef. Feeling ko parang things fell into place, and then sobra akong nag-enjoy. Sobra na hindi ko inakala na magugustuhan ko siya. Hilig na talaga ni Michael ang mag-aral dahil 30 years ago, tinapos naman niya ang kursong film. Gusto kong baka inspire ba? Gusto ko mag-inspire ng mga tao na there's really no limit in what you can do if you really put your heart and mind into it. It's never too late to learn a new skill. Challenge yourself to get out of your comfort zone. Hindi raw basta-basta ang training sa kanyang eskwela. 20 weeks program po ito na may online class, physical class, theoretical learning at mga quiz. OMG, super loaded, di ba? Pinaka-exciting part, yung pag na-realize mo na kinaya mo. Tapos yung pagka-grenade na yung gawa mo kapag nakapasa ka sa mga exams and tests. So yung knowledge na na-accumulate mo, nakakataba ng puso. Sa klase, walang artista o big time sa industriya, no? Normal siyang estudyante dito at ipinapakita niya ang husay at pagmamahal sa kursong kanyang napili. Hanga din kay Michael ang kanyang mga kaklase at profesor. Kumbaga walang celebrity status or aura sa classroom. He does everything that our regular students do. As a matter of fact, while we expected him to maybe miss a few classes because of his schedule, he has not missed a single class. No? Lahat ng klase pinasukan niya, lahat ng activities ginawa niya. He's the type na pays attention to detail. Magaling siya sumunod naman ng instructions. Tsaka very helpful siya sa mga classmates niya. Actually, noona nakakailang kasi baka mamaya, you know, artista, ganyan-ganyan. Pero wala namang ka-ere-ere in the classroom. Well, because he's interested, I think he can go a long way kasi mahilig siya mag-aral. He's very down to earth. I didn't realize that I could be so humble. Given that he's an actor or a known celebrity, right? But we never felt that even sa classroom. That age doesn't really matter in terms of food, in terms of cooking, baking. If it's your passion, you know, it's not too late. So that's the lesson that I've learned from Michael. Sa loob ng 50 years niya sa showbiz, bagong karanasan at mundo ang mayroon siya sa baking. At sa totoo lang daw, sobrang na-in-love siya dito. Go for it. I mean, YOLO, di ba? YOLO, you only live once. So whatever makes you happy, I just wanted to do something different, di ba? And make my life more meaningful and more colorful. So I really would advise for those who plan to go back to schools to just go for it. In my case, I know I've made the right decision because I've never been happy. Alexa Ilacad. Ang ex-PBB housemate naman na si Alexa Ilacad, kitik sa achievement bukod sa sumusunod na sa yapak ng JD ng love team nila ni KD Estrada. Inilalabas na rin ni Alexa ang husay niya sa pagpe-perform. Hindi na maulit yun kahit Ken.
Multi-talented pagdating sa pag-arte, pagsayaw, pagkanta, si Bagets. Hindi lang daw siya star of her generation dahil kahit sa ang interview, angat ang talino ni Alexa. Kaya nang matapos siya ng kurso niyang marketing sa Treston International College, superb sa ganda at galing, superb din sa talino. Pagdating sa edukasyon, celebrity man o hindi, lahat ay pwedeng mag-back to school. At kahit ano pang edad, basta taos sa puso at determinado, achieve ang pagiging educated. Dahil tandaan palagi, lamang ang may alam. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.